ako. Iya ka? Manguse, andito ako para makiramay. Sinungaling! Tandaan mo to! Sinusumpa ako! Labas din ang totoo! Ate, anong ginagawa mo dito? Umalis ka! Naka-Catherine, pasensya na po. Sana naiintindihan niyo si tatay. It's okay, Nina. I understand. But please remember na laging bukas ang bahay ko para sa'yo. Hindi na po ako makakabalik. Sa ginawa na ate ko. Pasensya na rin, Henry, ha? Pero bakit hindi pwedeng ipakulong ang ate mo? Para mapilitan na siyang umamin. Well, wala pang sapat na ebidensya, Monica. Hindi rin tayo sigurado sa nangyari kay Agnes. Gusto ko nang makita ang anak ko. Nakikontentis pa. Ay, huwag tayong bibitiw, ha? Basta pagkumanman mo kay Catherine. Wala ba siyang ginawang kaduda-duda? Mula ko kahapon, wala naman, ho. Maliban na lang sa pagpunta niya sa pamilya de los Santos. Eh, anong sadya niya sa pamilya de los Santos? Kinausap niya ang mga ito para sabihin wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Agnes. Pare, sino naman kayang pumasok dito para kunin yun? Sasalisihan tayo. Alam niya nang wala na tayong bala laban sa kanya. Sandali lang po. May nasamang envelope si Agnes sa mga gamit ko. Baka sakaling may makuha tayo doon. Catherine, are you ready? Opo, mama. Handang-handa na po ako. We worked so hard for this. Salamat po, mama, sa tiwala na binigay niyo po sa akin. And of course, the best mother for my grandchild. Jose, may Luisa. Luisa talaga yung anak ninyo. Baka nag-gets niya na baka mawala yung picture kaya nagpagawa siya ng kopya. Wala siyang karapatan sakta ng anak. Luisa! Yan si Ma'am Catherine! Binabayor! Manloloko! Manloloko ka! Manloloko ka ng tao! Nay, Luisa? Di ba ikaw ito? Naguhubad ka sa club! Ito si Catherine dati! Manloloko ka, sinungaling! Mamamatay tao! Nilabas mo ang anak ko! Dahil totoo, umamin ka na, Catherine. Umamin ka na sa lahat ng mga kasalanan mo. Ilabas mo ang anak ko! Mama? Who are you? Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa announcement ng pagtakbo ni Catherine Villamayor matapos dumating ang pamilya ni Agnes de los Santos na sa kasalukuyan ay pinaghihinalaang patay. Isa raw pong dating prostitute si Ginang Catherine Villamayor na ngayon ay tumatakbong gobernador ng ating probinsya. Miss, okay ka lang? Ang aligasyon ay nanggaling mismo sa bibig ni Ginang Luisa de los Santos, nanay ni Agnes de los Santos. JC, magkita na lang tayo sa inyo. Dude, narinig ko rin sa radyo ate mo. Babalik pa tayo ron? Si Ginang Villamayor din ang inaakusahan na dumukot sa ngayon ay pinaghihinalaang wala ng buhay na si Agnes. Sige, natatawag ako pa si Marco eh. Sige. Sandali, oh, sandali! Sandali lang, ho! Sa tingin niyo po ba, may kinalaman po ba ito sa pagkawala ni Agnes? Sandali, oh, sandali lang! Humihingi lang po kami ng ibang impormasyon kung totoong dating GRO si Madam Catherine. Anong connection nito sa pagkawala ng inyong anak? Totoo ho ba yun? Excuse me. If I may. This picture, saan niyo nakuha to? Kasi, sigurado ba kayo si Catherine dito? Ibang-iba itsura niya rito eh. Hindi pa ba sapat ang ginawa niya? Hindi ba tumalis siya? Dahil napahiya siya. Dahil ayaw niyang malaman ang katotohanan. Kasama rin ba sa katotohanan sinasabi mo na si Catherine ang pumatay kay Agnes? I don't think so. Hindi pa tayong anak ko. Gusto niyo pang malaman ang ibang kabalbala na ginawa ng manugang ninyo? Iharap niyo siya sa amin. Sumama kayo sa presinto. Halika, Nay. Halika, Nay. Excuse me. Tulong. Tulungan niyo ako. Tulong. Tulong.
Tulong! Ano pa ba sunod natin gagawin? Pupunta kami ng presinto, pare, para supinan ng kapatid mo. Sa lahat ng mga sinabi natin, dahil totoo, magbabayad ang babaeng yan sa lahat mga ginawa niya. Lalo na sa atin. Ay, ay, pabayaan na lang natin lahat sa imbisigador, ha? Mang Jose! Ani Luisa! Let me in! This is my house, Catherine. Papasukin mo ko! Mama... Liar! You whore! Ani Luisa! Ate! Agnes! Si Agnes! Dali! Kita ko po doon sa kalsada eh. Pasok mo sa loob ng kwarto, dali! Tara! Jose! Nakita ko po siya kanina doon sa daan. Halos wala na nga pong malayan eh. Mabuti lang, wala nangyari masama sa kanya. Sabi ko na nga ba, sa puso ko, alam ko buhay ang anak ko. Sige, maghanap lang po ako ng doktor para sa kanya. Henry. Limang taon, Catherine. Limang taon mo kaming niloko. Tell me, alam ba ito ng asawa mo? O nagsinungaling ka rin pati sa anak ko? Ma, magpapaniwanag mo ako. I trusted you. Pinapasok kita sa pamilya ko. Binigay sa iyo ng anak ko ang apelyido ko. Pero dinumihan mo ito. Mama, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Dinumihan mo ang pangalan ng pamilya ko! Wala kang maasahan sa eleksyon, lalo na sa akin. At ayoko na makita ang pagmumukha mo sa pamamahay ko! Ko bang sasabihin sa'yo, huwag mo na akong tatawagan. Nina, I just thought you should know. Pinalayas ni Lola si Tita Catherine. Nina, wala akong pakialam if she lied. Tita Catherine has been good to me. Sa ating dalawa. Pwede ka na magbumalik. Ako nang bahala dito. Hindi ko magagawa yun. Baka naman nakakalimutan mo. Nung nawala si Agnes, pinapahirapan mo siya sa trabaho.
Kaya kahit ano pang nagawa ko para makita siya, may kasalanan ka pa rin sa kanya. Boy, kaya nga ako babawi sa kanya. At ba ayaw mo tigilan si Agnes, ha? Bakit ba dinidikta mo ako, ha? Gusto ko si Agnes at alam niya yun. Saka teka nga muna. Sa pagkakaalam ko, bago mawala si Agnes, hindi ka naman niya boyfriend, ha? Kaya ano? Hindi ka magkakapigil? Mabakuran mo siya? Ayusin namin ni Agnes ang problemang to. At pagkatapos nun, niligawan ko siya. At hindi mo ako mapipigilan na. May the best man win lang. Sir, si Lisa po to sa mansyon. Sir, ang ate niyo po. Ate, sorry ha. Kasi, kung dahil sa akin, hindi mangyayari lahat ng ito. Ate, gising ka na. Dito ka na. Oo, at hindi ko na kayo iiwanan. Ate, gising ka na. Agnes, anak. Pretty sure na wala kang kasalanan sa pagkamatay ni Agnes de los Santos. But I still have to teach you a lesson. Isang malaking baho ang itinago mo, Catherine. You deserve to suffer. Hindi pa lang ng partido malayan sa sunod na plano pagkatapos na nangyari. They lost ang governor, compadre. I'm still certain na si Catherine ang dumukot kay Agnes. Pero, meron tayong tinatawag na karma. Bumuwelta na sa kanya ang mga pinaggagawa niya. Wala na siyang ibang pwedeng puntahan, kundi pababa. So, kumpadre, alang susunod natin ang bang? Relax, kumpadre. Why don't we just enjoy Catherine's downfall for now? Yes. Hello, JC. Ikaw na muna bahala maghanap ng doktor, ha? Pag nakakita ka, bumalik ka agad kila Agnes. Sige, balita mo na ako. Sige, iwan mo na yan, Lando. Ako nang bahala dyan. Opo, ma'am. Simula ngayon, wala na kayong responsibilidad sa akin. Paalam po, ma'am. Sige na. Ate! Ate, halika na. Sumama ka na sa akin. Doon na tayo sa hotel na tinitirang ko. Let go of me, Henry. Huwag ka na magpanggap na nag-aalala ka sa akin. Ate, alam kong galit ka sa akin. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko nagagawin ang obligasyon ko bilang kapatid mo. Henry, I've always spared you from my problems, kahit dati, hindi ba? So, anong kaiba yun ito?
At saka, isa pa, Henry, ibang tao naman ang pinunta mo dito, hindi ba? Kung tungkol na naman to kay Agnes ate. Henry, siniraan ako ng pamilya niya. Hindi mo naman sila masisisi. Kinakampihan mo pa rin sila hanggang ngayon? Kasi naiintindihan ko ang galit nila sa'yo, ate. Pero huwag ka mag-alala. Bumalik na si Agnes eh. Siya lang ang makakapagsabi ng totoo. Sige. Alamin mo yung totoo. Alamin mo lahat. Hindi ko nga alam kung bakit nangyayari sa akin ito eh. Para naman malaman mo na wala akong ginawang masama, na wala akong ginawang mali. Anak, salamat sa Diyos at ligtas ka. Boyet. Alam mo, anak, kung saan-saan ka niya hinanap. Alam ko po. Salamat, Boyet, ha? Basta, Agnes, lagi mong tatandaan. Kahit anong mayari, mahal na mahal kita, ha? Hindi ko hahayaan na may ibang tao makapanakit sa'yo. Ano nangyari sa atin, Henry? Dati-rati, pag may problema ako, kinakaya ko lahat. Kasi alam ko may kapatid ako na makakausap ko, makakasama ko. Makakalimutan ko lahat ng problema ko. Yes, now you're here. Pero bakit hanggang ngayon, hindi nga kita malapitan. Sirang-sira na ako, Henry. Lahat. Lahat ng pinaghirapan ko, Henry. Mawawala na. Pero hindi bahala, Henry. Kakayanin ko lahat. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko lahat mag-isa. Pabayaan mo na lang ako. Sa'yo. Pulis na yon. Tama ka, Boyet.
demonyo yung hayop na yun. Anak, sinaktan ka ba nila? Panay, wala po nakakapasok sa kwarto ko. Nag-aabot lang sila ng pagkain. Kaso halos hindi ko nga po nagagalaw yun eh. Kasi inaalala ko kayo. Sobrang lungkot ko. Magpasalamat na lang tayo at nakatakas ka. Nay, sorry. Alam ko kung di po ako pumasok sa mansyon, hindi po ito mangyayari. Pero sa pinagdaanan ko po, lalo lang po nila akong pinatapang. Kung inaakala nila, matatakot po nila tayo. Tumbo sila nagkakamali. Si Agnes, kasing na dun. Pero hindi kami pinapasok ng doktor ni Boyet eh. Napaharap na po namin si Ma'am Catherine kung saan siya tumutuloy ngayon dahil pinalayas po siya ni Madam Concordia. Hindi lang po litrato hawak ko. Nakuha ko po yung papel na yan kay Ma'am Lani Santa Maria. Nakalagay dyan lahat ng mga ginawa ni Catherine. Kung tutuusin, pwedeng-pwede mo kasuhan si Catherine ng fraud, Madam Concordia. Bakit pag-aaksayan ko ng panahon ang babaeng yan? I believe makakaya itong lusutan ni Catherine. Pero may bahid na siya. Paano pa siya pagkakatiwalaan ng mga tao? Agnes, kailangan mo pa ang tulong ko. Hindi ko na siguro hihingin yun sa'yo. Iwan mo na kami ng pamilya ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-alala para sa'yo. Hindi ka dapat nandito. Alam mo ba na ang ate mo nagpadukot sa'kin? May hindi ko naman po sinasabi na masama siyang tao. Hindi ko rin naman po siya sinisisi sa kasalanan ng kapatid niya. Mas dapat niyang kampihan si Catherine. Ngayon pang dapat magbayad si Catherine ng mga kasalanan niya sa'kin. Bakit kailangan umabot sa pagdukot kay Agnes at pagtatago sa nakaraan niya? Ipanamatin sigurado kung totoo ang sinasabi ni Agnes eh. Si sinapahamak na si Agnes. Ate mo yung makukulong kung sakali. Kaya mo makita nakakulong yung ate mo. Ate mo yun. Kailangan kong gumawa ng paraan para klaruhin ang pangalan ko sa lahat ng to. Yes, this is Catherine Villamayor. I was hoping to say this to everyone. Handa na ako kung tanggapin kung nung babato nila sa